Samantala, misis, inireklamo ang asawa dahil ayaw magtrabaho, sustento sa kanilang mga anak, ayaw mag-abot. Makakausap po natin si Ira, tawagin po natin siyang Ira, mula sa Cabuyao, Laguna, at ang kanyang inireklamo ay pangalanan po nating Marlon. Ma'am Ira, hello, good afternoon po. Hello po, ma'am, good afternoon po. Ang inireklamo po ninyo ay ang inyong asawa, tama po? Yes po, ma'am. Kasama niyo po sa bahay ang inyong asawa at ayaw niya magtrabaho, ganun po ba? Nakabukod po kami mag-ina sa kanya, ma'am. Siya po nasa magulang na po niya. Pero kasal kayo, ma'am? Apo, kasal po kami, sir. Ay, kasal kayo? Eh, bakit ganon? Ba't kayo nakabukod kung kayo ay mag-asawa na? Ayaw po kasi niyang umalis daw po sa magulang po niya. Ayaw daw po niya. Teka. Ayaw po niya malayo po. Ayaw malayo? Takot maligaw, ano? Baka hindi marunong tumubid ng kalsada yan. Anyway, Ma'am Ira, ilang taon na ba si yung asawa? 31 po. 31? Ayaw pang umiwalay. Ano ba ito? Bunso? Nag-iisang anak, ma'am? Bunso po siya. Dalawa po sila magkapatid, sir. Oh, eh, paano kayo nabubuhay kung wala siyang trabaho, ma'am? Ano po, sir? Minsan po yung ate ko po nagbibigay. Nagbibigay din po yung magulang po niya sa pilitang panggatas, pag ganun po. Kasi po, nireklamo ko na po sila dati pa sa barangay. Mm-hmm. Nagbibigay po sila ng papilit. Then sa pamilya ko na rin po, umuwi po kasi sa amin po eh, para maghanap po ako ng trabaho. Kasi po, wala po akong maano sa kanya eh, wala po akong maasahan po talaga. Ayaw po niya kasi ayaw daw po ng mami niya. Lagi po ganun ang sinasabi niya, na ano po, mami niya, puro mami. Naku, ano? Okay, ayaw mo rin sumama dun sa bahay ng iyong... Hindi po, ano sir... Sumama naman po ako sa kanila. Nung nagpakasal po ako, kinuha po nila ako. Mga 1 year din po akong tumira sa kanila. Mm-hmm. Then, kasi sabi ko po, ako po kasi yung tao po na gusto ko rin po matuto kami kung magkano po yung asin, kung magkano po yung mantika. Matuto po kami kasi po kinasal na kami. Nasa tamang edad na po kami. Tama. Anak mo po sa amin sana yun. Kaso ayaw nga po niyang bumukod. Then nagkaroon pa po kami ng problema kasi po sa tuwing mag-aaway kami, nandiyan po yung mama niya na yung makikiano sa akin na bakit ko daw pula inaaway yung anak niya. Naku, ilan taon na ba ang inyong mga anak, ma'am? Sir, dati po sir, nung nag-decide na po ako 2017 po na umalis na po sa Cabuyao, yung anak ko sa magulang ko, nagtrabaho po ako as DSWD po. Enumerator po ako, sir, doon. Okay. Then, after po, inihintay ko po kasi po, syempre kasal po kami, may dalawa po kaming anak. Inaano ko po siya na, bigyan ng chance, ng ganun po, lagi pong ganun, bibigyan ng chance, tapos uulit po ulit, na ayaw nga po umalis sa magulang, ayaw magtrabaho. Nako, no? Ang hirap dyan, ano, Ma'am Ira, ang hirap ng iyong kalagayan. Ano? Ngayon, kung humihingi ka ng reklaan ng suporta, ay magkano naman ang binibigay ng iyong biyanan sa inyo? Ang gatas po ang binibigay. Nagbibigay po siya ng gatas para sa isang bata lang talaga po. Kasi breastfeed po, sir. Ma'am Ira, ilang taon na po ba ang inyong mga anak? Yung anak ko po, 6 years old and 4 years old na po sila ngayon. Pareho po lalaki. 6 and 4, no? Talaga mga minors pa pala, no? Okay, nakontak ba natin ang inireklamo, ang kanyang asawa, Action Center? Attorney, sinubukan nga pong tawagan at i-text ng ating Action Center, ngunit hindi po ito ulit nagbigyan ng nagpa-unlock ng kanyang panayam para marinig ang kanyang panig. So para naman po kay Marlon, ay bukas po ang ating programa para sa inyong panig. Maaari po kayong tumawag sa ating Rectang Connect Action Agad hotline numbers, 24 oras po yan para marinig ang inyong panig. Ma'am Ira, gusto niyo po bang pangalanan ang inyong nireklamo? Pwede rin po, ma'am. Para po ma-aware po siya. Kasi po, hindi daw po siya takot eh. Hindi daw po siya takot sa lahat. Wala daw siyang kinakatakutan dahil po andyan daw po yung mama niya, hindi siya pababayaan. Matapang pala naman. Ba't ayaw harapin ang kanyang responsibilidad? Ano? Mama's boy. Yun ang masakit, sir, eh. Kasi Paskong Pasko, sir, nagmamakaawa ko sa kanya na kahit sa bata lang po sana, sir,
pumunta siya doon sa apartment. Mamayra, hello? Matanong ko lang, ano ba ang negosyo ng kanilang pamilya o ng kanyang magulang? Teacher po. Pareho po silang teacher ngayon. Yung nanay niya teacher po, public teacher. Public teacher na rin po siya ngayon. Yung asawa mo ay teacher? Opo, teacher na po siya. Sir, ang masakit kasi sa akin, nung wala po siyang trabaho, ako po almost 3 years nagtrabaho, supportado ko po siya. Lahat po. Then ngayon pong nagtrabaho po siya. Ngayon, dahil siya ay wala po, hindi niya ako kilala. Dahil siya ay teacher na Ma'am Ira, no? Siya ay teacher. So, meron na siyang kakayahang magbigay sa inyo ng suporta, tama? Opo. Okay, ganito Ma'am, ano? Base sa inyong mga kwento, sa inyong statement, ay pwede kang mag-file ng kasong, una, petition for support. No? Kung support lang ang kailangan mo, merong proseso dyan, ano? Petition for support sa korte, ano? Ngayon, kung meron pang mga pang-aabuso, emotional abuse. Opo, na-flatter ko na rin po yan, sir, sa pambababae niya. Oh, ayan, ano? Tama. Papahiya po nila sa akin ng mama niya. Ginagalit po ako lagi sa Facebook. Magpo-post sila na, yun nga po, niregaluhan niya yung nanay niya ngayon ng ampaw na maraming libong laman. Ayan, iba yan, no? That is tantamount to economic abuse, Ma'am Ira, no? So, pwede mong sampahan ang kaukulang reklamo ng violation against women and children, ano? Yung VAWC. Okay, Ma'am Ira, para sa iyong... Pangalanan na natin. Sino ba yan? Ma'am Ira. Oh, ay, pangalanan mo na nga. John Kenneth Mina de Guzman po. Ayun. Si Mama's Boy Kenneth de Guzman ng Kabuyao, Laguna. Oh, Teacher Kenneth. Teacher Kenneth, baka nakikinig ka ngayon, no? Ay sana ipagbigyan mo na ang kahilingan ng iyong asawa, no? Teacher ka pa naman. Okay? Ma'am Ira, para makatulong sa inyong suliranin at sa kabilang linya si Senior Master Sergeant Hizel Fariñas, ang WCPD Investigator ng Kabuyao City Police Station dyan sa Laguna. Sarge Fariñas, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Magandang hapon sa lahat ng... Yes, Sarge Fariñas. Ano? Narinig mo ba ang mga kwento ni Ma'am Ira? Yes, sir. Napakinig ko pong maigi at hindi ako makapaniwala na may teacher palang ganon. Paano natin, Sarge Fariñas, matutulungan si Ma'am Ira? Sir, kung pwedeng mag-proceed na lang ng personal dito si Ma'am Ira, duty po ako ngayon at i-assist ko po sa abot ng aking makakaya para makakuha naman po ng katarungan sa pinagdadaanan ngayon ni Ma'am at ng mga anak niya po. Iyon, Ma'am Ira, hello? Ma'am Ira? Hello? Yes po. Ma'am Ira, narinig mo ba ang sagot ni Sergeant Fariñas ng Kabuyao City Police Station? Yes po, sir. Yes po. Sige po, pwede kang makipag-ugnayan kaagad dyan sa kanya. Dahil actually, duty siya ngayon. Pwede kanyang hintayin, no? Kung ikaw ay available para ma-assess, ma-evaluate ang inyong mga complaint, ang inyong reklamo at masampahan ang kaukulang reklamo na itong iyong asawa. Mamayra. Opo, sir. Ano ho? Pwede ka makipunta ka agad sa istasyon, okay? At Sergeant Fariñas, yes, ano? Yes, sa work po ako, sir, eh. Ha? Sa Caloocan po ngayon, sir. Kailan ka makakapunta sa tanggapan ng Kabuyao City Police Station? Ang balik ko po sa Kabuyao, sir, is 31, sir. 31, alanganin na, no? Ako po, walang holiday na po. Sige, kung kailan ka available, Ma'am Ira, ano ho? Yes po. Sige, i-coconnect ka namin kay Sarge Fariñas para sa inyong schedule ng pag-meeting, okay? Yes po, sir. Okay, Sarge Fariñas, ano, pwedeng paka-assist na rin kung paano makakapag-file ng kaukulang reklamo ng petition for support. Itong si Ma'am Ira. Yes, sir. Antayin po si Ma'am, makikiconnect po ako sa kanyang schedule, sir, para mag-meet po kami. Yes, yun. Action agad. Thank you, Sarge Fariñas. Opo, Ma'am Ira, baka may panawagan po kayo sa asawa po ninyo na tinatawag nating Mama's Boy. Ano po, Ma'am? Sana po, matuto na po siyang tumayo sa sarili po niya. Masakit po sa akin kasi 3 years pong akong... Lumayo sa mga anak ko magtrabaho para mabuhay sila. Tapos ngayon pong wala siyang
Wala po siya. Ngayon, meron na po siya. Hindi na po niya kami kilala. Ay, grabe naman. Mga naman po. Opo, yes, Ayra, matanong ko lang, ano, si Mocha Usong po ito. Anong trabaho niyo ngayon? Yes, anong trabaho niyo ngayon? Ano, ma'am, kami po. Nag-ano po ako ngayon. Nagtuturo po kami ng mga cashier. Kaya kung saan-saan po ako na-assign. Sapat na po ba ito para sa pangtutos na pangailangan ng anak ninyo o kulang pa po? Nagre-rent po kasi ako ng apartment, ma'am. So, kulang, ano? Okay po... lang naman po, ma'am. Kasi siyempre po, kailangan din po na ano. Sige po, Ma'am Ayra, alam nyo, tutulungan namin kayo ni Michelle. Meron po tayong organisasyon na tinatawag na Mocha Mothers for Change. Mothers for Change. Para po tulungan yung mga pangailangan po ng ating mga ina. Kukontakin po namin kayo at siguro, Michelle, ano, pwede nating kumustahin siya, puntahan natin siya. Yun! Pwede ka ba namin bisitahin? Ako, malakas na ka Laguna. Magpumotar kami dalawa ni Mocha. Ano pang puntahan ka namin sa Laguna? Ay, nasa Caloocan siya ngayon, Ma'am. Mas malapit pala. Papa-install na rin kami ng mga ano, sa Caloocan, ma'am. Naka-ano po kasi kami dito, ma'am, na may staff house na po kami dito. Hindi kami totally magtatagal dito sa Caloocan, ma'am. O, di ba, pero lang tayo, no? Mag-ganito na lang. Okay ba sa'yo na magkape tayo ni Michelle at pag-usapan natin yung problema mo kay Mama's Boy? Yes, ma'am. O, sige, magkape tayo. Magkape tayo. Yes. Alam mo, sana yun ang ano kasi, attorney, eh, yung mga single mothers natin na kailangan talaga sila palakasin dahil hindi lang sila nagkatrabaho para sa kanilang mga pamilya pero syempre mga babae din sila may pangangailangan din lalo na emotional and ano and mental so napaka-importanting pangalagaan natin yan. Ano mga Ayra, magkape tayo ha? Yes, ma'am. Salamat po, ma'am. Okay, takits po tayo. Alam mo, wala naman kasi talagang problema maging mama's boy, di ba? Tayo, Mocha, mama's girl tayo. Alam mo yan. Pero kapag at the expense of, ano, your wife, syempre parang the sense kapag ka may responsibility, asawa ka na, di ba? Nakakalungkot, attorney. Parang lahat naman tayo bilang anak, gusto nating mahalin at pagsilbihan ang ating mga magulang. Pero ang hirap kasi kapag ka may asawa at anak ka na, attorney Roque, ikaw ba ay mama's boy ka ba? Yun nga sinasabi natin, yung sense of responsibility, dapat ikaw ay hinarap mo nga, naging ama ka, naging tatay ka ng dalawang anak, eh hindi ka naman pala, nandun ka lang lagi sa ilalim ng saya ng iyong nanay. Abay, paano na lang pag nawala si nanay? Ano? Nakukawawa naman, abay, walang bulugod, hindi ka nga naman matatanda, walang bulugod itong tao. Kaya Ma'am Ayra, mahal mo pa ba yung asawa ninyo, Ma'am? Yes, Ma'am, kasi tiniis ko, Ma'am, tiniis ko yung pinagagawa niya nila. Umaasa po ako, Ma'am. Pero, para na po akong tanga, ma'am. Eh. Para na daw po akong, habol po ako ng habol na maayos. Mm-hmm. Kasi lumaki po ako, ano, ma'am, wala nang father. Kaya ko po sana maranasan ng anak ko yun. Tama. Maganda talaga magkape tayo, mahaba-habang kwentuhan to. Ganda. Mothers for Change in Action. Ang tamang-tama, sakto si Ma'am Ayra ngayon sa programang ito ng Right Time Connect Action. At nandito yung mga matuturungin nating mga host, no? From Mothers for Change. Ang tatalagang ka namin, ma'am, ha? Mag-uusap tayo, kwentuhan yes, tayo, at tutulungan namin kayo ni Michelle kasama ng Mocha Mothers for Change. Abangan niyo yung tawag namin. Salamat po. Alright. Salamat, Ma'am Ayra, sa pagtitiwala sa ating programa. Huwag po kayong magdalala. Tututukan po natin ang inyong inireklama. No? Yan si Ma'am Ayra from Cabuyao, Laguna. At marami ring salamat sa action woman ng Cabuyao City, si Police Senior Master Sergeant Hazel Pariñas, ang WCPD Investigator ng Cabuyao City Police Station dyan sa Laguna PPO.